The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what the right hand is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father, who sees in secret, will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head, wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father, who sees what is hidden, will repay you." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. If there is one message that our readings for today and our celebrations would want us to be clear about, it is the disposition of our hearts. The readings would want us to be cleared about the disposition of our hearts, and also our celebrations for today. Celebrations, I said, no? Ash Wednesday and, oh, siyempre, two of these celebrations would also want us to be cleared about the disposition of our hearts. Kamusta po ba ang inyong mga puso? Ayun lang. Could you kindly greet the person beside you? Happy Valentine's Day. Yan. Happy Valentine's Day po. Oh, baka wala pang bumabati dyan, no? At least hindi na siya nasiro sa simbahan, di ba? Oh, sabihin nyo sa mga office mate mo, sumimba kayo kay Father, no? Babatiin kayo, Happy Valentine's, no? Hindi ka masisiro. Kamusta po ba ang ating mga puso? The disposition of our hearts. We heard in our gospel that Jesus is warning his disciples to take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. In short,
Jesus is warning His disciples not to be hypocrite. Sabihin nyo nga po, hypocrite. Hypocrite. The word hypocrite came from the Greek word, hypocrites, meaning actor. Oh, galing, no? Kaya pala, no? Actors pretend to be someone they are not. Bago po mag-react yung mga artista po sa akin at magalit, hindi po ganyan yun, no? Ibig sabihin, if you do yung pretending you are not, if you're doing it as your livelihood, you are an actor. No? Artista ka, of course. You have to pretend that you are rich. Diba? Ganun naman, no? Sa teleserye, kunyari, mayaman ka. No? Kaya lalagyan ka ng mga palamuti na magmumukha kang mayaman. If you do it as a livelihood, you are an actor. But if you do it as a way of life, you are a hypocrite. Yung pagpapanggap, pag ginagamit mo ito, ginagawa mo ito para kumita ng pera, artista ka, actor, siyempre, kikita ka eh. Pero kapag ginagawa mo ito sa iyong buhay, you are a hypocrite. May tatlong gawain na matuwid ang pinag-iingat ni Jesus, ang kanyang mga alagad na gawin. At ito ang paglilimos, pananalangin, at pag-aayuno. Almsgiving, prayer, and fasting. All these actions are good. Generally, they are good. Magdasal, it's good. Maglimos, it's good. Magfast, it is good. But only if the disposition of the heart is good and pure. That is why Jesus did not want His disciples to show that they were doing these things. He wanted them to keep it from others. Hindi niya gustong ipakita ng kanyang mga alagad ang mga ito. Ang sabi niya, gawin ito ng lihim. Because once these actions become known to everyone, the disposition of their hearts become questionable. Yung paglilimos, mabuti yan. Pero kung pinapakita mo sa lahat na ikaw ay naglilimos, then your action becomes questionable because the disposition of your heart. That is why in our responsorial psalm, it tells us to create a clean heart for me, O God. Linisin mo ang aking puso, O Panginoon. Dahil ang puso ang nakakaalam kung ano ang totoo. Kaya nga, kung may bahid ang puso, kahit maganda ang ginagawa, alam mong hindi ito totoo. Kung may bahid ang puso, kahit maganda ang ginagawa, alam mong hindi ito totoo. Kaya, hindi ibig sabihin, binigyan ka ng bulaklak, ikaw ay mahal. Malay mo, dalawa kayong binigyan. Oh, yan ha. Yung mga may bulaklak dyan, huwag masyadong magmalaki. No? Oh, alam mo naman sa opisina eh, no? Pagpasok pa lang, may bulaklak ng dala. No? Eh, hindi naman natin alam, siya rin naman ang bumili. Diba? Oh, so, again, no? You look at the disposition of your heart. No? Hindi ibig sabihin, binigyan ka ng bulaklak, ikaw ang mahal. No? Hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka binigyan ng bulaklak, hindi ka mahal. Oh, walang natanggap dyan, huwag nang makipagtalo. Malay mo, gipit lang. No?
pero puno naman ng pagmamahal, no? You do not know, no? Because only the disposition of your heart will know. Kaya ang puso ang nakakaalam kung ano ang totoo. Sa disposition ng puso, lumalabas ang totoong kabutihan. At ito rin po yung tinutukoy ni Propeta Joel sa ating unang pagbasa tungkol sa pagsisisi at panunumbalik o pagbabalik loob sa Diyos. Ang sabi niya, ang magsisi ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Mas maganda sa Tagalog, kaya ginamit ko yung Tagalog translation. Ang pagsisisi dapat taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Pwede kang mag-sorry nang hindi taos sa puso, labas sa ilong. Diba? Pwede. No? But you know you are not sincere because only the heart can know if the person is sincere. Ngayong Miyerkules ng Abo, hudyat po ito ng pasisimula o pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, ng 40 araw ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus o ang mga mahal na araw. Ito po ang mga araw na ating pagbabalik loob sa Diyos. We are given 40 days to prepare our hearts, to prepare ourselves para magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, iniimbitahan tayo ngayon na mag-ayuno, to fast, manalangin, to pray, at magbigay limos, to give alms this day. Ngunit, higit sa imbitasyong ito, tayo ay inaanyayahan na tignan ang disposisyon ng ating mga puso bago natin gawin ang mga bagay na ito. It is good to give alms. It is good to pray. It is good to fast. But all this goodness will be meaningless if the disposition of our hearts are not pure. Kung hindi totoo, baliwala ang kabutihang lahat ng ito. Kaya nga, no, ang ating pagsisimba ba ayon sa udyok ng ating puso? O nakakahiya kasi wala tayong ash? No? Nakakahiya, no? Katoliko pa man din, walang ash. Alam mo kung sinong hindi nagsimba. Diba? Makikipag-date pero walang ash. Katoliko, diba? Yung bang pagsisimba mo? Udyok ng puso? Ang pagbibigay limos ba ay taos sa puso? Ang pag-aayuno ba ay isang sakripisyo? My dear brothers and sisters, sometimes it is good to confront ourselves and check our hearts' disposition. Remember, 3 times, Jesus said, "The Father sees what we do in secret." Valentine's Day, the Father sees what we do in secret. Ash Wednesday, the Father sees what we do in secret. So only God and ourselves can know who the real hypocrite is. Amen. Amen. Amen.